Naghahabot muna kami ng glass. Doon kami maglalagay. Ito yung elevator. Yun yung dalawang partner. Dalawang gwapo. Hindi na. Dito kami sa sukat. Kung saan kami magsasapat. Magkakabit ng shower enclosure. So, dinadala doon sa side. Doon sa unit. Ito, mama. Magandang araw. Welcome back to YouTube channel. Are you glass? Woo! Meron tayong gagawin pa ng maging like ngayon para na ito. Dito kami yan sa cook para natin. Kasi dito ang polo. Sa tento ngayon. Shower enclosure and design a range of shower enclosure suite. Ito pong nakikita nyo ito, ito yung lalagyan namin ng shower enclosure. Ito kasi yung toilet, isang unit. So itong bungad, ito yung lalagyan namin ng cabinet. Ayan. Same time, dito sa taas, lalagyan namin ng face mirror. Tapos dito may shelves dito. Yan, dalawang shelves. Ito naman yung kinuha ni Rini. Rinilaw, dito naman yung shower enclosure. Yan. Hi ka naman, Ren. Oh my. Hi. Shout out pala sa mga temperature. Ay, naman. Ah, fix down. Doon ang fix dito. Sa video yan, shower. Oh, shower. O yan yung. Sagad sa taas. Yan. So, hindi natin masyadong ma Igi, kasi nasa pintuan lang tayo. So, ang ilalagay kasi namin dito, shower enclosure, same time mirror. Yung mirror kasi nakapit lang doon. Ito naman yung shower enclosure, pinipara doon natin eh. After kasing level na, malagay na yung level. So, ilalagay yung glass. Para yung pattern naman natin yung kung saan ba talaga yung butas niya. I-fix na yung mga fittings. So, ito na yung fix kabit. So, hindi lang natin mapunan kasi talagang nasikip masyado. So, ito yung ito yung kabuhan. May dalawang motor dito. Ayan. Ito yung shower head niya. Almost antay. Mamaya ikuha natin niya. Pag narapun niya. So ito naman yung sunod. After matapos na yung kuhan. After matapos na yung ating door. So bago ilalagay kasi yan doon. Kailangan natin i-lagay na yung hinges. Si Trex, masilip-silip, kaway ka Trex. Ito yung si Team Kanugnog Trex. Ayun siya si Team Kanugnog Ryan. Sunod naman si Team Kanugnog Rene, doon sa dulo. So, after okay. So, medyo masikip lang talaga. Ini kok ada juga. Kalau kan kapan? Kapan mau ikut kan tahun.
Ito na yung ating door na lagay. Kami-kami ka na yung panahos sa ticket na ano, button X. So, yan yung isang hinges. Kamu kasi dalawang hinges na yan. So, para na lang bawal ang isang na huwag na tatlo. Kasi kadalasang pag tatlo yung nilalagay, may umiingay, nagpupuntahan, sumalagaw. So, after nilagay na yung glass, so, ito naman mga shower trim or shower stop, water stopper para na naman ito sa mga in-between ng big sack of glass. Yan. Tinatabas ni Trex para may eliminate talaga yung peak or ma-minimize yung tapo ng tubig sa kapila. So, dito yung tinalagay. Yung maliit kasing baboy yung tinalagay. Sa kapila, ganun din. Nalagyan pa rin namin. So, para yung tulik naman dito sa tulik naman dito sa nagiging sa baba. Pinaka-bottom niya. Ma-elevate naman. So yan, sisilat. Sisilat pa namin yan. Fix na yan. So after yun, yun na yung pinakakuli kasi. Okay. Yan. Kasta? Ito na yung handle. Yan. Lagyan namin. So after nailagyan na namin lahat yung showering closure. Kaya kailangan namin isilan. So ito yung silan kasi para ma-prevent din yung leak ng water simula galing sa loob, palabas. So obvious naman kailangan talagang isil. So ginamit namin dito clear silan. So, glass silan. So yan sa pamamaraming isang pagsilan para yung paikot dyan. Yan. Wala dito. Ito na nilang sa dulo. Ay, pulo ka dyan. Ang dulo. Tapos paikot. Yan. Mon, bari na dyan, Mon. Hanggang dito. Kabila. Yan. Hanggang dito. Nakasilan dyan. Hindi, kasi isang buka. Isang buka. Magandang araw again. Share lang natin yung mga ginawa natin dito kay Ma'am Grace ng unit, Sir Erson Condo. Ito yung mga ginawa niya, yung shower enclosure. Pag pumiti ka nito, kasi medyo masikip lang, may mirror. Yan, yan ako. Then, mayroon yung shelves. Same time sa pagkababa, mayroon naman siyang cabinet. Yun. Yan yung cabinet niya. Yan yung cabinet. Delicious. Then, i-try lang natin i-collaborate yung kwa natin yung dito sa showering closure kasi may nagtatanong pa rin sa atin mga viewers. Dito tayo, video mga ganda-ganda. Nagtatanong kung ano yung mga clearances natin dito sa showering closure. Yung isa-isa yung tanong. Yung showering closure, primary showering closure, dalawang seat yan, isang peaks. Ito nakikita nyo. Peaks. Ilan doon. Patayo, yan yung picks. Then, isang door, isang panel, na swing. Yan. Okay. Yan. So, ang clearance natin, kung ito na yung opening, nakikita nyo ba? Yan yung opening. Yan. So, clearance natin yan. Dito kasi sa picks glass. Yan. Ito. Mula dito sa dinding, sa wall, tiles, sa glass. Ang clearance natin yan, 1.8. Okay.
Then same time ganun din doon sa baba. Sa flooring to tights din what if then. So sabi kasi nag-miss tayo dito ng what if. And then dito naman sa fixed to door. Yan, sara natin. Yan, yan, yan. Yung pagitan nito, pagitan yan. Yung door saka ito, fix. Mag-clear sa atin yung one port. Okay. Then punta naman tayo dito sa hinges. Yan, punta naman tayo dito sa hinges natin. Punta naman natin dito, ang clearance naman natin dito ay 3-8. Yan. Okay. So kung kukunin mo yan, 1.5 lahat yan kasi 3/4 lahat yan. Kung ano yung opening natin, total opening yung width, kung nag-release tayo ng opening, ay nag-release tayo ng 3/4. Sa hinges ay 3/8. Dito sa in-between ng door saka glass, sa door saka sa fixed glass, 1/2. Then dito naman sa tiles, sa wall tiles, sa kanya sa glass ulit, 1/8. May total naman 3/4 yan. So, either mag-list ka konti, basta yan standard natin na less. So, sa height naman, dito, nag-list lang ako dito na 1/4 or 1/8. Minsan, winan dito kasi may clearance ka pa doon sa baba na 1/8 ka, mag-aangat ka lang 1/4 sa pintuan. Yan. So, ang butas pala rito, may pala ko na kalimutan to. Ang butas niyan, yung hole niyan ay 3/4. Yan yung butas niyan. Then dito nung butas sa handle, yan na 1/2 yung butas niyan. Yan. May butas kasi yan. Pero in between dito, hanggang dyan, 4 inches yan. Yung height naman, simula doon sa baba, hanggang dito sa unang handle, nagkukuha ko niya na 100 cm. So ito kasi, sinusukat yan, actual sukat yan. Susukatin mo yan, pinipindi doon sa nakuha yung handle. Then, ito naman, ganun din, simula rito, yan, 4 inches. So yan kasi pinapattern na yan. Then same, ganun din sa baba. Simula dito. Sa baba niya hanggang dito 4 inches din yan. Yun ang clearance namin. So, depende sa'yo kung ikaw magpapagawa. Kung gawin mo 6 inches o basta parehas. Kung 6 inches. Kung 4 inches dito, kailangan dito sa taas, 4 inches din para parehas. Okay? Ganun rin dito, standard kasi, 4 inches din yan. So, bala dito, hanggang sa butas, 4 inches. Sa baba, ganun din, 4 inches din yan. Dang hanggang dito 4 inches, dito rin ganun din 4 inches din yan, 4, yan yung ginagawa ng standard. So sa'yo na lang kung lalakihan mo buti o iksyan mo para yan lang para may reference ka lang. Pero itong gitna, ito sa pangalawa gitna, in between ito, yan, sa ganito sa baba, gitna, yun. So, saan pa yung hindi pa natin nabanggit? Ito simula para putas nito hanggang doon sa baba. 100 cm yung reference natin. Yan. Baka hindi ko pa nabanggit. Iyon yung mga clearance natin. Hello! Nagbablog lang. Ayan. So, meron po pala kayong quarantine 90 days. In case may mga one month dito, Mom Grace, i-call nyo lang kayong message, pupunta namin. 90 days. May warranty kayong 90 days. In case lang na meron kayong ipapaayos, i-message yun lang kami at pupunta namin. Kahit na nakatira ka na rito, kung kunti lang naman, i-message mo lang kami. Kung kunting pakiusap lang, punta namin yan. Next year. Kasi minsan, makukuhan mo to pag makatira ka rito, wala na warante. Kung may mapansin ka lang, i-message mo lang kami kahit wala na, sobra na sa 90 days kasi doon ka palang natitira. Wala naman kasi titira eh. Oo. Pupunta-puntahan ko pa. Basta magpukuha lang po kayo, mag-visit na kayo sa amin. Ayun. So, yan lang. Yan kasi yung si Ma'am Grace, ito yung owner. Yan. So, ito naman yung aming cabinet. Itong cabinet, ito, pandihina na to. Hindi na ito mabubulok kahit mabasa ito araw-araw.
Kasi ito ay aluminum sa kakladin. Ito may mirror. Yan. Face mirror. Then may shields kami dalawa. Ito tempered na rin to. Saka 3E yung kapal. So exact pa na to. Medyo sobra na sa standard. Kasi ginagawa namin ito 1/4 ton. Ginawa na namin 1/3 ton para bagay. Mahaba kasi. Yun. Diyan muna. Ito pala na siya. Itong kuha namin ay kapal ng saramin ng kuha namin. Ng aming... yung kapal pala ng saramin. Ito pala yung kapal ng saramin ng showering course na 10mm. Standard. So may kuha niyan. Merong tempered. So para malaman ng tempered, meron kami yan dito ng tatak. Yan, tempered. So yan yung mga... Wala kayo makikita ng tatak dito. Kung dalawang isip na po kayo. Kasi pwedeng peke yung tempered mo. Ayan. Thank you very much. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day.